Hello guys, ngayon naman ay magagawa po tayo ng banana fries. Gagamit po tayo ng apat na saging na sabang hilaw para po sa ating banana fries. Ito po ay maganda rin pang negosyo sa malapit sa school o kaya kapag oras na merienda ay pwede nyo po itong gawing pang tinda o pang para po sa mga bata. Ingat lang po sa pagtatalop ng saging. Parang hindi ako sanay magtalop ng saging eh, parang hindi taga probinsya na po. Pero mahirap, medyo mahirap po talagang magtalop eh. Maraming po talo pa pag hinog na. Pero pag gantong hilaw, medyo madakta. Ayan, talupan lang po natin ng ganyan. Kung ito po yung gagawin natin price ay masustansya po para sa mga bata. Tulad po dito sa amin, medyo mahirap umuwi rin ng bayan. Kung hindi ka talaga bibili ng French fries, eh di wala akong French fries. Ngayon po, pwede naman kayong magawa ng fries na saging. Gagamit rin po tayo ng cheese powder para po fries na fries ang dating ng ating banana fries na saging na saba. Ito po kung gagawin yung pang negosyo ay ilagay nyo lang po sa tray na parang tray ng French fries. At swak na negosyo na po ito para sa inyo. Simpleng recipe po pero malaking kita. Ayan, natalupan ko na po lahat ng ating saging na saba. Ngayon naman po ay hahatiin natin. Ganito lamang po ang gawin yung pag-slice. Katulad rin po ng ordinaryong French fries. Ganito nyo po i-slice ang ating banana. Ayan. Ganyan po. Pwede nyo rin po i-slice ng tatlong hati para hindi masyado makapal ang ating fries, banana fries. Ayan, ganyan po. Pinagtatlo ko muna po siya ang banana tapos at saka po natin hatiin para mas katamtaman po ang laki ng ating banana fries. Ito po dito sa school ay may nagtitinda po ng ganitong banana fries at talaga naman pong swak na pang negosyo para sa mga bata. Nabenta rin po ito kahit sa mga katulad natin dahil talaga naman pong basta saging ay napakasarap na merienda. Ayan, natinan po natin ng ganyan. Mas okay po yung pagtatatluhin ninyo kaysa po dun sa hati lamang. Kasi kapag po yung hinati lang natin yung saging, medyo masyado po makapal. Kapag po ganito, katampanan lang po yung kanyang kapal at talagang saktong-sakto para sa banana fries. Yan guys, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po bang makisuyo na pa-subscribe naman po. Maraming salamat. Okay, pinit na rin po ang bell button para po maging updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Sana po yung magustuhan nyo ang aking mga simpleng recipe na ito po naman po ay talagang dito nyo lang makikita sa probinsya. Kumbaga, hindi nyo na kailangan bilhin kung anong available dyan sa tabi-tabi. Pwede nyo pong gawa ng paraan kung anong gusto nyo luto. Nasa inyo na rin lang po yun. Kumbaga,
diskarte para magkaroon ng simpleng negosyo. Kaya naman po para magkaroon tayo ng merienda at pang-ulam. Ayan. Ganyan lamang po. At kita nyo naman po at napakasarap ng ating banana. Kahit hilaw po yan, talaga masarap. Yan po ay paboritong-paborito ng aking anak. Basta banana. Mama, ano luto mo? Banana. Wow, it's yummy. Yan po lagi ang kanyang sinasabi kapag magluluto ako ng banana. Ayan, na-slice ko na po lahat ng ating saging. Gumamit lang po ako ng 4 na saging. Kita nyo naman po at napakarami na po ng aking nagawa. Ngayon, ipiprito na lang po natin ito sa mainit na mantika. Kailangan po mainit na mainit para po mas maging crispy ang ating banana fries. Dito po sa probinsya ay napakaraming pwedeng lutuin. Kumbaga, kapag masipag ka, hindi mo na kailangan bilhin lahat nandyan na. Kaya lang syempre, kailangan mo rin magtanim. Kung masipag ka magtanim, marami kang aanihin. Ayan, i-ano lang po natin pa crispy lang natin ng katulad ng sa fries. Tapos saka po natin lalagyan ng cheese. And guys, kita nyo po, crispy-crispy na po ng aking banana fries. Ayan. Sigurado po ako na magugustuhan nyo yung mga anak. At kahit po kayo ay chak na magugustuhan nyo rin po ito. Habang nanonood ng TV ay pwede nyo po itong gawing merienda. Ayan, maglagyan lang po natin ng cheese ang ating fries. Kakalugan para mag-mix po maigi yung ating cheese sa ating banana fries. Ayan po. Yeah, may cheese na po yan. Tapos, kung pang negosyo po ay yung gagawin, ay ilalagay po natin dito sa tray. Sarap po.